Nagwalwal ako. Meron ba? Mataray daw ako. Hey friends, it's Fenina. Welcome back to my channel. For today's video, as you can see on the title of this video, it is gonna be a reading assumptions about me video. And I know most of you are already familiar with this kind of vlog. Basically, it's just reading assumptions about me. So I asked people to send some assumptions about me via Instagram, and I actually already answered on my IG stories, but I wanted to do like a formal video slash vlog on it because I wanted to further explain myself, and yeah, I want my viewers to get to know me more because I think you guys will know me more if sasagutin ko yung mga assumptions about me dito sa vlog ko sa aking YouTube channel. So if you wanna know what my IG followers assume about me, then please continue watching. So I'm reading it from my phone. Okay, assumption about me, mainitin ang ulo. Yes, siguro mainitin yung ulo ko if I want to get something done agad. Hindi naman sa nagmamadali ako, pero mas nagiging impatient ako kapag gusto kong matapos na yung kailangan gawin. So yeah, I think nagiging mainitin yung ulo ko. Slash impatient siguro, kaya umiinit yung ulo ko. Next is judgmental. I don't think I'm judgmental naman. Kasi ayoko nga nung ginajudge yung mga tao. For me, it's mean. Pero kasi minsan, may instances talaga na parang judge talaga yung tao. I mean, hindi naman ako Diyos para mag-judge ng tao. Pero minsan talaga may mga taong, my God, seriously? Yung mga ganung, alam mo yun? Ganung, Next, independent. I think I'm not that independent. Siguro independent in a way na I can handle my own. Pero independent like in terms of spending, well, I still live with my parents. Sa mga travels ko with friends, I pay for it, and sometimes my parents give me pocket money and ano pa ba. Yeah, I have my mom's credit card, but I only use it if she allows me to use it like for the car or like pag may kailangan bilhin sa grocery or may errand siya na kailangan bayaran, yun lang. Pero independent. Siguro 50-50. Next assumption about me is that I'm YOLO. I don't know if you can hear me, but there's a plane like right there. Hindi ako YOLO. Kasi dun sa generation ko, yes, generation ko, ang YOLO is yung nagpa-party. Hindi ako ganun. Like nung college, siguro may month na nakikiparty ako with college friends, pero hindi yung to the point na nagwalwal ako. Meron ba? Siguro meron. Siguro pag birthday party, nung nag-have fun talaga ako, ganun. Pero to the point na YOLO na i-risk ko yung life ko, no. Not like that. Next is mataray. I get this a lot. Mataray daw ako. Kasi sa face ko, I don't know. Some people say that I look bubbly. Some people say na mataray ako. Maybe because it is my eyesight. Kasi malabo talaga yung mata ko. I only use my eyeglasses when I work. So, pag kunyari nakasalubong mo ako sa mall, kunyari, hindi ako naka-eyeglasses noon. So, siguro feeling mo ang taray ko. Kasi, wala. Parang, parang ganun. Pero, I believe wala akong resting bitch face. Kasi hindi ko talaga kaya. Kahit itry ko. Like yung poker face, hindi ko talaga kaya. Diba? Ang awkward tingnan. Para kong inaantok na ewan. So, yun. Mataray siguro. If I have to be mataray, magiging mataray ako. Pero kung hindi naman necessary na maging mataray, then I won't be mataray. Next is isip bata. Haha, sorry ate. Okay. isip bata siguro. Feeling ko kaya to inassume about me kasi mukha akong bata. Ewan ko. Marami din kasi nagsasabi na mukha daw akong minor or whatever. Siguro kasi maliit ako, tas chubby cheeks. So yun. Pero isip bata, I don't think so. Siguro like, when we're having fun, I can be childish and silly sometimes. Pero in terms of like, making decisions, hindi ako isip bata in terms of situations na kailangan maging mature. I believe I am mature. Also, just to add something about maturity. Maturity is not equivalent to a person's age. Kasi na-prove ko yun. Kasi ang dami-daming matatanda pero napaka-immature mag-isip. Oh my gosh. Yes, who got?
Pero yun, ang dami talagang matanda na feeling, mature, advice, pero napaka-isip bata, napaka-immature, napaka-babaw, ang daming excuses, ayaw nila i-accept na sila yung may mali. Pero yun, oh well, whatever, it's their life, I don't care. Siguro doon ako naging matare, but yeah, I'm just saying what I think is right and what my opinion is, ano daw? Dami sinabi. Balance, meticulous, vibrant, and enjoy finer things in life. Wow, balanced. Siguro, yeah. We should enjoy kung ano yung pinaghihirapan natin. So kung nagtatrabaho tayo, hindi porket nagtatrabaho tayo, ipon lang tayo na ipon. Dapat ini-enjoy natin yun kasi deserve natin yun. Know what you deserve. Next, not an assumption but you influence me more to be self-indulgent. Oh, yes, I know. I love to eat. Self-indulgent. Hi, Pat. Miss you. Next is parating lasing kasi parating mapula. So, lasing na ako ngayon kasi mapula ako. No, it is because I have super sensitive skin, so kaya ako mapula dahil doon. I actually don't drink anymore. Nung college, I do drink, pero hindi naman walwal drink, hindi naman yung OA na drink na nakatihaya, ganyan-ganyan, hindi. Mapula lang talaga ako. So, if ever I drink, mas mapula pa yan. Mahilig uminom. Hindi nga eh. Maarte. Yes, I am. May problema? Snob? No, I'm not. I think I'm friendly. Minsan kasi, nasa-shy ako. Pero ever since I started vlogging, parang hindi na ganun ka-shy. Kaya ko na mag-step up and talk and voice out what I wanna say. So, yan. I'm not a snob. So, just approach me. Siguro mukha lang talaga ako matare. Kasi malabo mata ko. So, pa-squint ako minsan. Pero, I'm not a snob. Bitch. Yes, I agree. I am a bitch if aawayin mo ako. I can be a bitch, I swear. Like, ask my friends, alam nila yun. Kung ano yung equivalent ng sweetness ko sa kanila, yun din yung equivalent ng bitchiness ko sa mga umaaway sa akin or sa kanila. Parang gulo na ng mata ko. Hindi ko alam saan ako tumitingin. Next is goal-oriented type po and very approachable. Oh, buti ikaw. Nakikita mo yun sa akin. Yes, I am very approachable. Yeah. Hello. Oh, joke. Yeah, I'm very approachable. Goal-oriented type, I think na-develop ko to when I started working. Kasi I started listing my goals. Like, literally, I have a planner and nakasulat dun yung goals ko per week and per month. Oh my god, na-exit ko. Wait. Okay, next is Yomon. Can I insert a video here? Ito yung sinagot ko sa Instagram stories ko. So, let's just replace this video. So, yun. Yaman. No, I'm not. If titingnan mo yung bank account ko, hindi ako mayaman, pero may ipon ako. If ibibase mo sa way of living ko, siguro makikita mo mayaman ako, but it's not my money. It's my parents' money. And yung money nila is hindi ko na pera kasi hindi na ako minor. So yun, I'm not rich. I just can afford myself. Yun lang siguro masasabi ko. I live comfortably. I live comfortably. How I wish. Mataray, ha? Joke. Hindi nga ako mataray. Pero kung kailangan ko maging mataray, magiging mataray ako sa'yo. Hindi nga ako marunong umirap, eh. Blackpink is the revolution. Blackpink is the revolution. Girls, wanna have some fun. What you want? Next is konyo na rich kid. Ang weird ng meaning ng konyo ng mga tao. Konyo is when you speak in Taglish. Pero, ewan ko, minsan kasi pag nag-English ako, ang dami yung nagsasabi ang arte ko kasi nag-English ako. Mayaman ako kasi nag-English ako. Eh, anong magagawa ko? Nag-aaral ako sa English speaking kami doon. Pag nag-Tagalog kami, magbabayad kami ng piso. Malilista kami dun sa listahan. Mamaminusan kami sa grades namin. So, nasanay ako mag-English. Sa bahay, pinapractice namin yung English. Kasi, bakit hindi? I don't think there's anything wrong with speaking in English. Kasi pag pumunta tayo sa ibang bansa, English ang maiintindihan ng mga tao. So, paano naging maarte? Well, wala naman sinabi maarte yung nag-post ng assumption na yun. But then yun.
rich kid again. Ako, hindi ako rich. And actually, hindi nga rich. Hindi kami rich. May kaya lang kami. And yun nga, comfortable kami in life. Alam mo kung rich kami. Sana nakatira kami sa Forbes. Sana hindi na talaga ako nagtatrabaho. And sana may sarili na akong business. Pero wala. Nagtatrabaho ako ngayon para makapag-open up ako ng sarili kong business. I work hard, okay? Hit you with that turu. Si Vince nag-send nito. Hindi ko alam kung paano ito naging assumption, pero sige. Hit you with that turu. Okay. Your birthday is August 15. No! My birthday is on August 8. Ocho. Loves to read books. Before, mahilig ako magbasa ng books. Ewan ko, nag-stop ako mag-read ng books, pero I used to collect books. Ang dami kong na-collect na hindi ko na nabasa. Kasi nung nag-US kami, Costco ata or something. Basta yung mga big stores doon, naka-book sale sila. Like, sobra like more than 50% off yung mga books nila compared to the prices here in Manila. So, ang dami kong binili, tapos hindi ko binasa. So, I don't know what happened. Next assumption about me, rich girl. Ayun nga, hindi nga, sana. Pero yun yung goal namin ni Vince. Gusto namin maging mayaman, which is parang ang babaw siguro, not just for us, pero para sa future namin. So yun. We wanna help our family, of course, and everyone else na pwede namin matulungan. Si mommy, sabi niya may topa. Kanina nagmana. Yes. From a bestie. Ayan, sabi niya maganda. Well, that's why we're besties. Angatan, di ba? So, yun. Thank you! Mabait. Pili ko mabait ako. Pero yun nga, pag hindi tayo okay, hindi din ako okay talaga maging enemy. Although I don't backstab or anything like that, hindi na talaga katakakausapin, erase ka sa life ko. Ganun ako maging enemy. Makulit, masayahin. Makulit muna. Sige, makulit. Yes, makulit ako. Makulit ako to the point na maa-annoy ka talaga sa akin. Makulit talaga ako. Makulit ako. Kaya kung na-annoy kayo sa akin, you're welcome. Masayahin. Yes. I love to laugh. Kaya hindi ko minsan gets kung bakit matara yung tingin sa akin ng iba. Siguro, pag tumatawa ako, tingin nila sa akin maarte ako. Alam nga, umiyak ako. Pag umiyak ako, maarte na naman ako. So, ang gagawin ko, hindi na lang ako hinga. Siguro sa iba, matutuwa kayo. Pero sorry. Still breathing to annoy you guys. Joke. Next is maarte. Yes! I am maarte. Aminado ako. Maarte ako. Si Vince na naman. Lisa, is that you? Assume. Buti yan yung ina-assume mo sa akin. How I wish. Yes. My Blackpink bias is Lisa Manoman. So, okay. Lang naman yung mga assumptions sa akin. Thank you to the people who submitted their assumptions about me. I really appreciate it. I hope naklaro ko somehow. I know, parang ang defensive ko sa ibang sagot ko. But then, yeah, I just wanted to say my side then. So, yeah. I hope you guys enjoyed this video. May ibang assumptions pa ba? If there is, please do comment below on the comment section. And yeah, thank you for watching. I hope you guys enjoyed it. Please do give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't. And click on the bell icon to get notified whenever I post something. See you on my next vlog. Bye!